good morning. Balik. Sige, okay lang. Welcome back to my YouTube channel. I'm very happy today kasi ang dami kong blessing na natanggap. Okay? So, gusto kong i-share sa inyo na natutuwa ako kasi ang daming nagpadala ng food. And may good news ako sa inyo mamaya. Okay? So, uunahin ko muna magpasalamat sa nagpadala sa akin ng napaka-special na pagkain. Okay, so binigyan ako ng tatak oragon na sinantulan at saka ng pinangat na gabi. Okay, so ilalagay ko pa rin to sa screen yung calling card ni Miss Christine C. Manlangit. Siya rin ang may-ari ng kusina ni Tinay. So, makikita niyo po sa Facebook yan, yung Tatak Oragon Siram. Food tray. Medyo nabasa kasi. Services. Food tray services. To si Miss Tinay, medyo matagal ko na siyang kakilala kasi pag may mga occasion, like Christmas party ng aming mga empleyado, siya yung sa kanya ako nag-o-order kasi tray-tray yung food. So, minsan umuwi siya ng Bicol. Ito nga, siguro pasalubong niya to sa akin. So, yung number niya ni Miss Christine C. Manlangit ay 0917-528-8336 or 0919-991-0279. So, kung gusto niyo mag-order, marami siyang pagkain na niluluto. So, nakakapag-order kami sa kanya ng, yun nga, yung mga pang-party. Masasarap talaga yung kanyang pagkain. Thank you, Miss Tinay, sa food. Ilalagay ko rin yung calling card sa screen para sa mga gusto mag-order. Para kontakin siya. Okay? And ito naman, meron ako mga imported goods. Bigay ito sa akin ng kaibigan or ng imported grocery store in front of Centro Escolar. Ang pangalan ng store niya ay Beautiful Supermarket. Hanapin nyo lang si Miss Leia. Hindi ko lang sure kung may signage siya sa labas, kung nakapaglagay kasi before. Meron siyang signage. Kaya lang, parang nung nag-demolish ng mga, ang tawag doon? Yung naglinis ng mga kalsada, natanggal. So, kung hahanapin nyo yung store ni Miss Leia, Chinese po siya, pero magaling siya mag-Tagalog. So, yun. Mamaya ilalagay ko rin yung number niya sa screen. So, ito yung mga bigay niya naman sa akin, mga spicy noodles. At saka, ito ramen. And meron pa siyang binigay sa akin na sausage. At saka, dumplings. Dalawa tong dumplings na binigay niya. And then, shinare ko na kay Naknak yung isa. So, dala-dala niya na kahapon. And si Ellen, may binigay din sa akin na biko. Yan, bawas na kalamay. May pansit pa to. Thank you so much. Kasi nag-birthday yung kanyang son. So, yan yung mga binigay niya sa amin na pagkain. Ang daming pagkain. Nakakatawa kasi timing na timing din kasi nagsiselebrate kami ngayon. Actually, yung good news na sasabihin ko is tungkol sa aking YouTube channel. Na-monetize na po siya.
days ago. So, may mga advertisement na po tayo makikita sa aking mga video. So, sana po huwag natin skip para masaya. Okay. So, iti-take ko na rin tong opportunity na to para magpasalamat sa lahat ng aking subscribers, viewers, at saka yung mga naglo-like at yung laging always present sa mga comment section ng aking vlogs. So, mamaya, gusto ko mag-shoutout para ma-acknowledge naman ang kanilang tawag dito, effort para mag-communicate sa akin, para mag-comment. So, maraming salamat. Sana dumami pa yung aking aming subscribers. Yung iba po, sana kayo magsawang manood ng aming mga vlogs. Kasi, actually, nag-iisip kami ng mas parang mas magugustuhan yung content. Kaya lang, since pandemic, medyo mahirap lumabas ngayon. So, most of my vlogs is about muna sa mga nangyayari sa amin. And pag natapos na po yung isang bahay or yung farmhouse namin na maliit, baka po magstay kami doon. Actually, mag-i-stay talaga. And then yung isang area po doon ay maglalagay kami ng mga vegetables and then mga poultry. Tapos, magtatayo kami ng kubo. So, since hindi kami makalabas sa Manila, plan namin na magstay sa farm. And then, doon po ako makakapag-vlog. So, ipapasyal ko kayo sa farm. I-experience po natin yung farm life kahit sa vlog lang. So, okay. Gusto ko magpasalamat sa mga subscribers ko. Kasi, for sure, subscribers lahat ang nagko-comment. Kasi, kung hindi ka subscriber, parang, I'm not sure kung pwede ka mag-comment kung silent viewer. Pero, maraming salamat pa rin dun sa mga viewers. Kasi, pinapanood niyo yung aking vlog. Gusto kong magpasalamat sa always present sa aking comment section. Shout out sa kay Miss Mary Joy Galila. Sorry na mamaos ako. Kay Miss Mary Joy Galila, kay Liza and Tad, sa pinsan ko si Jovan Unat na nasa Nigeria, I think. Si Jan Ngo na inaanak namin ni Boyet. Si Miss Rowena Bautista Manay. Si Miss Rowena po ay mayroon siyang clinic sa Taguig. Siya ay dentist. So, pwede niyo po siyang kontakin if ever kailanganin niyo po ng kanyang service. Okay? Si Nanay ng Kusina, hi! Sa kumari ko si Jigs Pinanola. Si Mas Espago. Siya yung dun sa Unique Vision Center. And si Mr. Angelo Manalo. Greetings din and shout out sa Alfante family. Sa buong Alfante family actually. Alam niyo na yun. Hi! And then, ito pa yung aking nagko-comment lagi. Si Danica Atina and Ryan Alfante. And si Ella Alfante. Saka sa aking mga sisters na nasa abroad. Si Baby Alfante, si Mitch, hi. And si Maring Delia Magtibay, hello Mare. Si Miss Lenny Ornales, yan. Hi Miss Lenny, siya po ay from Switzerland at nanonood po siya ng aking mga vlogs. Tapos ito, may mga vlogger din po na nagko-comment sa akin, si The Traveler, si Jewels of Gina, si Aling Shaleni, nakakabulol. And
yung mga kapatid ni Ellen, si Biclin Joyce Gentil, at saka si Vina Marie Gentil. Nasa, ano sila? Saan sila, love? Sa Bacolod? Ah, Iloilo. Yeah. And then, yung aking classmate, sorry, meron din siyang vlog, si Parrot Julie Vlog. Hi Julie. And then yung aking friend na si kababayan Alma Bukiron. Hi Manay. Tsaka si Jojo Catanes, meron din po siyang vlog, mga Zumba naman po yung kanyang videos. So panoorin niyo po para maging physically and mentally fit po tayo. Okay, si Miss Pat Santia. Hi Pat. And Nestor Roxen, parang binaligtad lang ah. Nestor Roxen, si Ate Jane Tating, and si Michael David, si Tess Borton. Sino kaya to si Tess Borton? Nagko-comment sa akin. Si Miss Julie Pagal. Hi Miss Julie, I miss you na po. Si Ate Theodora Beringel. Hi Ate, kumusta? Si Miss Ba Romero, Asmera Bashir, and Girly, Miss Girly Sanlo. Yan po yung mga nagko-comment sa akin. So, yung mga hindi ko po nabanggit, I know, nanonood po kayo ng aking vlog. Huwag po kayo mahiya mag-comment kasi nakakatuwa din po na nababasa ko yung mga comments ninyo sa akin. So, ano pa ba? Basta masaya po ako kasi 2 days ago, yun nga po na-monetize. Hindi pa ganun kataas yung views ko kasi starting pa lang ako. So, sana supportahan niyo po ang aking channel. Dahil tuloy-tuloy na po ito, wala nang atrasan. Hindi na ako pwedeng umatras. Anyway, nag-e-enjoy din naman ako sa aking ginagawa kasi since nasa bahay lang ako, yun ang aking pinagkakaabalahan at saka nalilibang ako. May napapagtuunan ako ng time ko kasi ang hirap din na lagi ka lang walang ginagawa. So, may nagtanong pala sa akin bakit ko naisipan mag-vlog. Yun nga yung reason. Kasi napanggit ko nga sa aking previous vlog na hindi mo na ako pwede mag-work. Priority ko muna yung aking health. So, sa bahay lang ako. Eh, hindi naman ako sanay na walang ginagawa. Hindi naman mahirap din mag-vlog kasi parang sinishare ko lang yung aking mga activities. And then, mag-i-edit-edit ng vlog. Ako rin po yung nag-i-edit lately. Pero, yung san ko talaga yung magaling mag-edit. Ako naman parang libangan ko lang siya. So, that's all for today. Maiksi lang yung aking vlog. So, ito pong mga nagpadala ng food. Maraming salamat. Masarap po itong pinangat. Tapos, itong sinantolan. So, ito po actually, kalahati na lang yung laman. Kasi, ininit na namin yung kalahati kasi kakain na kami. Tapos naisipan ko na, sabi kong ganun, i-ano ko muna bago kumain. So, after nitong vlog, kakain kami. And then, di-videohan ko pa rin yung aking pagkain. Para sa review ko sa comment ko kung anong lasa nung pagkain na binigay sa akin. For sure, masarap to kasi Bicol, specialty to ng Bicol. Sa Bicol lang ako nakakatikim nitong pinangat. Kasi dito, hindi ko alam kung saan ako makakabili. Pero once Bicol yung nagluto, talagang masarap siya. So, maraming salamat guys sa panonood. Yun lang yung aking vlog ngayon. Gusto ko lang i-share yung happiness ko. Dahil yun nga yung good news ko. Sana dumami pa yung aming subscriber para masaya. So maraming salamat po and God bless you all.
Hi guys, kain tayo. It's lunch time and ito nga inuupakan ko na yung bigay ni Miss Tinay. Ito yung pinangat na gabi at saka ito naman yung sinantolan. So, excited na akong tikman. And for sure, masarap talaga to. Kasi lutong Bicol to. Tatak sirang, tatak kuragon. So, tikman natin. Ito pala black rice yung kanin ko, guys. Masarap! Masarap talaga siya. Paborito ko tong pinangat na to. Kasi sabi ko lang ako nakakatikim ito. Tapos ngayon, alam ko lang sabi ko yan si Miss Tinay last time eh. Kasi nung order ako. Siguro ano, dala niya to galing Bicol. And yun, pasalubong niya sa akin. Sobrang sarap. Tikman naman natin yung sinantulan. Medyo maanghang siya, pero konti lang. Konting anghang lang. Sarap! Nakakatanggal siya ng umay. So, paano yan? Galit-galit muna tayo.